18. Magkulang man tayo sa Panginoon, pero ang Panginoon kulang po sa atin. Tandaan po natin, mga kapatid. Salamat po sa walang pagsawang suporta sa ating channel. Huwag kalimutan, mag-like and share po tayo. Subscribe. Yan, mga kapatid, no? Sa bawat araw talaga ay napakabuti ng Diyos. Magtatinayan, mga kapatid, na ang mga salita ng Diyos natin napakinggan. Tandaan po natin na pag nakasulat po ang pangalan sa akat ng buhay, ipupulito sila lahat ng tanda po eh. So kahit na kung ano ating karunungan ngayon, ano ating mga nakamit na mga bagay, yung mga pagpapala ng Diyos dito sa limutan lang po yan. Pero ang salita ng Diyos, ang pagsunod ng kanyang kalooban, yun po ang aani tayo sa buhay ng langgang. Kaya paghayaan, mga kapatid, na itong mga natitirang buhay natin ay masayang lang po. Kailangan natin pahalagaan itong panahon ng buhay natin na ibigay ng Diyos sa atin. Natin alam mga kailan ang buhay natin. Pero ang mahalaga, mga kapatid, alam po natin ating mga ginagawa ngayon. Ano ba talaga nararapat po? Paano tayo mamakaahon? Paano tayo maging mapayapa? At magkaroon tayo ng pag-asa tungkol po ng kaligtasan. Sa bawat araw, nais lang po ng Panginoon na matuto po tayo. Kailangan natin malalaman kung ano ang tamang pamumuhay. Ito ba ay relihiyon natin ay may kasiguruan? Hindi po ang relihiyon ang nabigyan ng kasiguruan. Ang salita ng Diyos natin na pakinggan, ito po ang nagtuturo sa atin ng tamang pamumuhay upang na hindi tayo mapahamak sa araw po ng paghatol ay kalayaan po ang ating makamit, hindi po kapahamakan. Sa katalawa lang po ang pupuntahan ng tao pag naghatol na po ang Panginoon, may impyerno po at may paraiso. Kaya sana po hindi po tayo sa impyerno makapunta. Kaya ang panahon na ito, mga kapatid, mahalaga po ito sa harapan ng Diyos. Binigyan tayo ng Panginoon pagkataon para matuto po tayo. Huwag natin hayaan na itong ating napakinggan na salita ng Diyos ay masaya lang po ito. Tandaan po natin kahit anong kayamanan, karangalan, kapurihan ng tao at kung nakamit mo man lahat ng bagay, pero kung hindi po natin nagawa ang kalooban ng Diyos, so mapahamak po tayo. Yun lang po ang pinakamalaga, mga kapatid. Hindi po tayo mapahamak sa bandang huli. Tandaan po natin, sa bawat araw, tinuruan tayo ng Panginoon paano tayo na matuto. At sa tamang pamuhay natin, ito po ay tinuturuan tayo ng Panginoon na sana po ang pag-asa natin ay hindi po tayo mabigo. Kasi yun na nga sinasabi ni Haring Solomon sa Proverbs chapter 14 in verse 12 na may daan daw matuwid sa mata ng tao, pero ang dulo ang kamatayan. So kasi minsan ang pag-asa natin, wala pa pong kasiguruan. Minsan lahat tayo umaasa talaga, kung magtanong sa tao, umaasa talaga ng kaligtasan, pero wala pang kasiguruan. Kailangan siguruhin po natin. No? Pagsikapan natin ang sarili natin kaligtasan sa Filipos 2:12, ang sabi sa Pablo sa 1:12, na pagsikapan natin ang ating sariling kaligtasan. Pagsikapan, hindi po na sumpalataya lang po tayo, tulog ka, trabaho lang, inom, maglalasing, magsusugal, hindi po ganyan. Kasi pagsikapan ang sariling kaligtasan, ibig sabihin, nagawa po ito. Pagsisikap, hindi kasi mapalataya ka lang, tulog kain ka lang, o, at saka trabaho lang, wala, hindi po. Wala po dyan ang kasiguruan. So, pagsikapan, ibig sabihin, tayo po ay kailan magpatuloy na paggawa po ng kalooban ng Diyos. Kung ano man ang dapat gawin natin, gawin po natin ang salita ng Diyos. Kailangan natin isama natin sa buhay, nagtrabaho tayo sa trabuhan, may mga kamag-anak ba o kaibigan o mga tao po na malapit sa atin na mga kaibigan, so ipabot natin ang mensahe ng Diyos. Huwag natin, mga kapatid, sayangin ang pagkataon, huwag natin idamot, no? Ang salita ng Diyos. Kinsan kasi alam mo ang salita ng Diyos, mga tao po na dapat pagsabihan, ayun natin sinasabi. So hindi po pwede, mga kapatid, na ang ating napakinggan salita ng Diyos ay natin ito ipangaral. Kailangan natin ipaalam niyo sa mga tao. So, pagkat ang sabi sa Pablo po sa 2 Timothy in chapter 4 in verse 2, ipangaral mo sa salita ng Diyos, may kapanahonan ka at wala. Ibig sabihin, kahit saan tayong lugar, kahit anong nga paraan, kahit nakapagmaniho tayo ngayon, nakapag-post tayo ng mensahe ng Diyos para po na matuto tayo at malaman natin ang tamang pamuhay. Sana, mga kapatid, nakatulong ito sa ating bawat isa. Ating ginawa natin ito para po na makadagdag po sa ating kalaman. So, huwag kayong magsawa, mga kapatid, no? Patuloyan po tayo sa suporta po. Like and share lang po tayo. Subscribe. Don't forget. Post notification bell for update every day. The new videos, live streaming, no sharing of God. Ayun na pa sa Bito Maka. Apostolic, Ministry of Christ, International Incorporation. Patuloy po ako, mga kapatid, na mga mag-aral po at mag-aral. At ipaabot ko sa inyo ang mga mensahe ng Diyos
na nagbigay po sa atin ng pag-asa, ng patatag na ating pananampalataya. Maraming salamat po sa inyong walang pagsawang suporta. Ito po yung lingkod at nagsasabi sa about isa, the grace of Jesus Christ be with you us. Amen. Amen.